Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kaniyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniharap na ang mga apostol sa Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo. Pinagsabihan sila ng punong saserdote na pinagbawal na sila noon pa na huwag nang magsalita tungkol kay Jesus. Pero hindi sila sumunod. At ngayon, kalat na sa buong Jerusalem ang mga aral nila at pinagbibintangan pa ang mga leaders ng mga Hudyo sa pagpatay kay Jesus. Hindi ba ito ang sigaw nila kay Poncio Pilato nung litisin si Jesus? Si Pilato ay naghugas ng kanyang kamay sa pagpatay kay Jesus kasi naniniwala siya na walang kasalanan si Jesus. Hindi ba sinabi ng mga leaders ng mga Hudyo na sila na ang mananagot sa kanyang dugo? Ngayon, ayaw na nilang managot. Ayaw nilang panagutin sila. Pero matapang si Pedro at ang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao, anila. At pinahayag nila uli ang kerigma, ang pinakabuod ng pahayag ng mabuting balita, na si Jesus ay napinatay sa krus, ay muling binuhay ng Diyos. Siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Ama bilang leader at tagapagligtas at nagbibigay ng kapatawaran sa mga makasalanan. Ang mga apostol ay mga saksi sa mga bagay na ito, kasama ang Espiritu Santo na binibigay sa mga sumusunod kay Jesus. Nagngit-ngit sa galit ang mga Hudyo at gusto nilang ipapatay ang mga apostol. Ang balak nila kay Jesus noon na ipapatay siya ay iyan na rin ang balak nila sa kanyang mga alagad. Akala nila matatapos na ang problema kay Jesus noong patayin nila siya. Mas lalong lumala ang problema nila kasi si Jesus ay muling nabuhay. Hindi siya mapipigilan ng kamatayan. We must obey God rather than men.
Ito ang paninindigan ng mga apostol noon at hanggang ngayon, yan ang paninindigan ng simbahan. Ang Diyos lang ang Panginoon at Siya lang ang dapat sambahin at sundin ng lahat. Kung ang mga utos, batas, alituntunin at kalakaran ng mga tao at ng mga gobyerno ay naaayon sa kabutihan at katuruan ng Diyos, sila ay susunod at susundin sila ng mga Kristiyano. Kaya ang pagsunod at paggalang sa mga leaders ng bayan ay katuruan din ng simbahan. Pero kung may mga batas at utos na salungat sa katuruan ng Diyos, mas susundin ang Kristiyano ang Diyos kaysa ang tao. Kaya may maraming martir sa simbahan noon at hanggang ngayon kasi binibigyan ng lakas ng Espiritu Santo ang mga tao na manindigan sa katotohanan, sa katarungan, sa buhay at sa karangalan ng bawat tao. Hindi natakot at hindi nagpapatakot ang mga apostol sa Sanhedrin. Matapang at maliwanag ang kanilang pahayag sa harap ng mga leaders nila. Salamat o Diyos sa tapang ng mga apostol at ng maraming mga Kristiyano na nanindigan at patuloy na nanindigan para sa kabutihan at sa pananampalataya. Bahaginan din po ninyo kami ng tapang na ito na isabuhay ang aming pananampalataya sa harap ng mga tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.